Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Subiri po, nagsalita na. Pero list sa ating expectation, akala ko po ipagtatanggol niya yung kanyang kapwa senador dahil siya po ang pinuno mula po sa atake ng kung sino-sino. Aba, isa pa po siya sa parang bumibira sa sinasagawang PIDEA leaks investigation nito ni Senator Bato. Alam niyo ang panawagan ko kanina, Senator Subiri, ipagtanggol mo naman yung Senado kasi parang dinidikta-diktahan lang eh. At ako po ay nabigla, sabi ko po. Ganun ako nabigla eh. Nabigla ako sa inasal nito ni Subiri. Mga nagpatawag pa ng mga press con pala. Imbis po na suportahan si Bato, na siya po ay senador at dapat igalang, tila yata si Bato pa yung nakikiayon pa, no? Kasama ng mga ibang senador. Alam po ninyo, kung hindi po kayo sangayon sa ginagawa ni Bato, meron naman pong pagkakataon para banatan si Bato, di ba? Umatin kayo ng hearing katulad ng ginawa ni Jinggoy Estrada. Bakit hindi kayo umatin ng hearing at magtanungin nyo, itest nyo yung kredibilidad? Pati po to si... Kalain nyo ba? Pati to si Boy Budots, nakibanat, no? Okay, ano ba yung mas sinasabi nila tungkol po sa hearing? Ito po ang sinabi ni Subiri tungkol po sa hearing, no? We were monitored, Senate President Juan Miguel Subiri has reminded, pinaalalahanan po si Ronald De La Rosa, Senator Ronald De La Rosa, na huwag gamitin yung investigasyon sa alleged PIDEA leaks in aid of persecution. Grabe, no? Grabe yung mga wordings dito, no? In aid of persecution. Huwag daw gamitin political, no? Persecution. We were monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order. Very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter. Yan. While we respect the committee's rights to perform oversight committees in aid of legislation, however, we would like to remind our colleagues to be very careful not to use hearings in aid of political persecution. Sino po ba yung politiko na ini-involve? Isa lang naman po yung mahal na Pangulong Marcos. Ang point ko dito, no? Ang lakas niyo naman magsalita ng huwag gawing political persecution. Sino po ba ang pinipersecute politically? Nanonood po yung mamamayang Pilipino. Kayo po, no? Ang linaw po nung siguro naman hindi malulusutan yung mamamayang Pilipino. Hindi naman po meron pong testigo na very credible. Doon po ba kayo natatakot? Nagre-react po kayo lahat. Sige, basa-basahin lang po natin, no? Morales cites a document which he claims to have seen by virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. The drug test of the president is being brought up even though it does not appear to be germane to the subject of motu proprio investigation. Pinapalagan ni Subiri yung mga nagka-come up, no? Na resulta po ng investigasyon. Okay. Under the court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. Ito po, dito po ako nagre-react kay Subiri. Bakit siya may sinasabing under a court of law? Ibig po bang sabihin, ganun po ba yung nangyayaring investigasyon? Gusto niyo po ba yung court of law? Ganun po kahigpit? Baguhin niyo po yung konstitusyon kung i-under po ninyo o yung Senate investigation ay gagawin po ninyong parang korte. Una po, baguhin po ninyo yung Constitution at ilagay nyo roon na only attorneys in at law o mga abogado lamang ang pwedeng tumakbo. No? Hindi po pwede yan. Hindi po pwede na anong tawag yan? Yung parang yung investigasyon sa Senado ay gagawin yung parang korte. No? Meron ka nang pinapoint out na under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. Okay. Adhering to the rules of evidence, it is our opinion that hearing should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Dito po sila magsisentro eh, no? Papakita ko po sa inyo yung mga brief na sinabi nila. Katulad po nito ni Bong Revilla.
I do agree with SP Subiri, dapat maging maingat tayo dyan, especially kung inaccuse ng ating Pangulo. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think isara na natin yung hearing. Hindi, no? Nakikinig kaya sila sa hearing? Kasi wala naman po akong naririnig na inakusahan yung Pangulo na siya yung naglabas ng PIDEA leaks. PIDEA leaks po yung pinag-uusapan. Kung saan galing, di ba? Nakinig tayo. Meron po ba kayo nasabi, sinabi na inakusahan yung Pangulo na siya naglabas ng PIDEA leaks? Wala nga sinasabi rin na, di ba? Baka na pagkakamali nila yung maisog rally dito kay sa nagaganap na hearing. Magkaiba po yung maisog rally sa hearing. Wala pong nag-aakusa kay Pangulong Marcos na napatunayan na siya po ay dito po sa hearing. Wala po ko narinig na nag-aakusa. Doon po yung sa maisog rally. Kaya baka na paghahalo-halo eh. Di ba? Sa maisog rally po, doon po natin naririnig yung akusasyon. Pero dito po kay Senator Bato, wala po nag-aakusa kay Pangulong Marcos. Okay? Iba po yun. Okay. Basahin po natin yung mga pinagsasabi nila. Sabi po ni Chief Escudero, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po sana isama sa magiging inquiry ng committee ito ay kung authentic yung dokumentong yun. O yun na nga po, napatunayan na nga ng chairman na authentic. Ito naman po ang sinabi ni Mig Subiri. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Alam po ninyo, Senate President Mig Subiri, hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung sinasabi nyong walang ebidensya. Yun nga po yung ebidensya. Yun nga po yung ebidensya. Documentary evidence po yun. Yun pong pinag-uusapan na PIDEA leaks, yun mismo yung ebidensya. At yung sinasabi nyo walang nagko-corroborate, meron nga eh. Ang pangalan nga na nagko-corroborate, Morales eh. Di ba? Ang pangalan po na nagko-corroborate, Morales. Oh, ano po yung sinasabi nyo na walang ebidensya? Meron nga pong ebidensya. Sabi ni Morales, siya yung gumawa nun. Sabi ni Morales, siya yung nakapirma dun. Hindi po. Hindi lang po siya yung siya mismo. Kasi po pag-testimonya, ganito po no, sa tagal ng panunod ko dyan, pag-testimonya, dapat may isa pang tao na nagpapatunay na tama yung kinokorroborate niya. Ibig sabihin, naroon po ako, kasama po ako, parang yung testimonya ni ni Dayan, di ba? Nung araw. Oh, yung testimonya nila na sila yung nag-aabot ng pera. 'Di ba may corroboration 'yun eh. May isang nag-abot. Domestigo, documentary ah. Pag testimonial po yung nagte-testimonya, dapat may magko-corroborate sa yung tao rin. Oh, dito po merong ebidensya tapos pinatunayan ni Morales. Baka nagkakalimutan po Mr. Subiri. Senator Subiri. Sabi naman ni Jinggoy, wala siyang ebidensya. Walang makakapagtunay pati PIDEA. Ayun na nga yung ebidensya. Oh. Yung pinag-uusapan natin nung unang palang na-hearing. Paano nyo sasabihin na walang ebidensya? Ebidensya nga yun.